narinig na yung ano, hinihintay sa ting merong Guinness World Attempt at yun tayo yung apat na adjudicators na nagsabi na you are officially amazing. So, meaning, nasungkit ng Iglesia ni Cristo itong apat na world records na tinangka nitong makuha ngayong araw na ito. Very historic itong April 29 kung saan ay isinagawa nga ang malakihang dingat po o pahayag ng Iglesia ni Cristo ng Muriones sa Tondo, Maynila. So, yun yung mga anunsyo formally na tapos na din yung formal announcement ng Guinness Adjudicators. At marami yung mag-abang at nag-antay para dito sa sabi nga ay announcement na ito. So medyo lumapit lang tayo dito sa harap para ako na nang ilang pahayag yung mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo na nandito din sa harap. Okay, ang mga namumuna o pangangahin ay ang kapatid na Glicerio B. Santos na siyang General Auditor ng Iglesia ni Cristo. At yun. Congratulations po. Hello. Hi. Hello. Ano lang po ang mensahe ng Iglesia ni Cristo? Ay, isang mensahe natin. Ang lahat ng ito ay gawa ng ating Panginoon Diyos. Siya ang dapat nating pasalamatan, ibalik natin lahat sa kanyang kapurihan. Gayun din sinasamantala ko ng pagkakasang ito na pasalamatan ng ating tagapamahan ng pangkalantan, ang kapatid ni Eduardo Manalo, na siyang nagpasya ng lahat ng ito. Salamat po, sir. Congratulations. Salamat sa inyo. Ano pa ang masasabi ni Nico po ito po na pakikipagkaisa na natin mga kapatid sa binitong mga aktibidad? Ngayong panahon ito ay talaga nakatatawag ng pansin ang nangyayari sa Iglesia. Ngayon sa panahon ng kapatid Eduardo Manalo ay lahat ng kapatid ay nakikipagkaisa sa lahat ng proyektong inilugong sa niya. Lahat ng mga proyekto ay tulong-tulong ng mga kapatid na maipakita ang kanilang pagmamahal sa ating katapamahan ng pangkalantan sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkaisa. Ang lahat ng tagumpay nito ay agawa ng makapangyari natin Diyos sa pagkasangkapan niya kay kapatid ni Eduardo Manalo. Napakahalaga mo nung patulong para dun sa pag-ahong sa kahirapan. So may mga tulong pa ba pang nagawain ng Iglesia? Itong ating ginagawang dingap sa mamamayan, gaya na nabanggit ko kanina sa Cristo, ay hindi lamang dito sa ating bansa. Na dito sa ating bansa, may kalamidad, may walang kalamidad, ay naglilingap ang Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa pasya ng kapatid ni Eduardo Manalo, ay ginawa ng pang buong mundo. Kailanmat magkakaroon ng disaster o anumang malaking nangalagin na sakuna, sa limang panig ng mundo ay nandun agad. Sisikapin ng Iglesia ni Cristo na makarating para tayo makatulong kahit pakyan sa mga biktima ng kalamidad. Kaya pambuong mundo na ang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo. Thank you so much po. Okay, salamat sa iyo. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. So, yan po ang kapatid na Glicerio Santos Jr. kasama ang mga tagapangasiwa ng bawat distrito ng Iglesia ni Cristo dito sa Metro Manila, sa kabuuan ng Metro Manila, limang distrito ang bumubuo dito. At pinagkaguluhan din yung mga adjudicators kanina nga walang kapaguran sila doon sa pagpabalik-balik doon sa mga lugar o venues kung saan na isinasagawa yung mga aktibidad. So, Ellie, yan ang kabuuan at ang sabi nga ng kapatid na Jun Santos ay hindi natatapos dito sa ganitong mga gawain ng pagtulong dahil nga napaka-laki ng pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa pamagitan ng kapatid Eduardo B. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan, na matulungan ang mga kababayan para maiahon sa kahirapan. At isang bagay ng ginagawang pagtulong ng Iglesia ni Cristo ay yung lingap sa mamamayan, bukod naman doon sa iba pang mga programa na nagsusulong naman para doon sa sustainable livelihood na tinatawag para doon sa mga kaanib at hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo. So, yan lamang ang update mula dito sa lokal ng Muriones sa Tondo. Back
to you, dyan sa studio.